Philippine Star. Sir, opo, good afternoon, sir. Yes, sir, yung clarification lang kasi sinabi niya to ni Jock no na the new anti-terror bill will endanger our basic rights and freedom. Ano po yung parang kahit short na answer natin doon na may assurance tayo na hindi naman ganun ka ang impact ng law? Walang basihan. Una-una, sabi ko nga, yung Bill of Rights, naandyan pa rin. Walang lumampas doon sa Bill of Rights na nakalista, yung enumeration ng mga rights na nakalista sa ating saligang batas. Walang lumampas doon. It's within the bounds of the Bill of Rights. And this under, not I think, Article 3. And this not in any way will ano parang silence yung critics ng administration. Wala, sinabi ko nga kanina, yung mga protesta, yung expression ng dissent, yung malinaw doon shall not include, no? Ang linaw, terrorism as defined sa section 4, no? Shall not include advocacy, protest, dissent, stoppage of work, industrial or mass action, and other similar exercise or exercises of civil and political rights, no? Napakalinaw doon. So, basahin muna nila bago sila kasi mag-criticize. Kasi alam mo, madaling mag-disinform dahil medyo, siyempre, yung mga kababayan natin, madaling takutin eh. Hindi ba? Dahil kasi nagkaroon daw ng crisis ngayon, tapos biglang, nung when you were hearing ba this bill, certified as urgent na yun? O ngayon lang dumating from the palace yung certification? Noon, hindi. Noon sa Senate. Naipasa namin to February 5. Sinimula namin to. Oh, pa natin na, wala pa sa gunoy-gunoy natin yung pandemic. Kasi sinimula namin to, I think, October or September, yung aming pagdinig. Nakailang public hearings kami dito at napakalawak nung aming inimbita na resource persons, yung mga sectors. Ano? Yun nga, napasin lang namin, inimbita namin yung mga progressive blocks yan. Sina progressive blocks, sina ayan, the likes of Chel Diokno at saka yung mga human rights advocates, hindi naman sila nagpunta. I think at least dalawang beses namin sila pinadala ng invitation. Yung human rights nagpunta, si Commissioner Gana, no? At hiningan namin ang kanilang position. At yung academy, yung mga UP professors, yung mga study group nila, inimbitahan namin dito. At sila, nagpahayag din sila. Wala naman silang sinabing mahigpit na pagtutol. Even yung Commission on Human Rights, nag-input lang sila. Kaya nga, naisip namin na yung sa pag-aresto at iditine ng 14 days, reglementary period, ang isa sa mga unang pasasabihan yung Commission on Human Rights. Saan ka naman nakakita ng batas sa Pilipinas na pagka-aresto ng isang tao, tatawagan mo yung Commission on Human Rights, hoy, CHR, may hinuli kami dito, si Pedro de la Cruz, nandito sa lugar na ito. Hindi lang yon, pati yung huwes, yung pinakamalapit na huwes, halimbawa na-aresto sa Cavite, halimbawa sa Imus, unang-unang tatawagan yung isang huwes sa Imus, Cavite, na may naresto kami rito, Honorable Judge. Ano to, initiative pa ito ng law enforcement na nag-aresto para mag-inform. At kung hindi ma-inform, may karampatang parusa. So, ito yung sinasabi natin na dinagdagan nating sobra ang mga safeguards. Kaya walang basihan yung pananakot na ginagawa ng mga nagki-criticize to the point of resorting to disinformation. Ano? Ang masasuggest ko lang, public document naman ito, especially pagka-enrolled bill na at mapirmahan ng Pangulo, basahin muna nilang mabuti, section by section, yung mga provision para maunawaan ng ating mga kababayan. Sir? Okay ka na, Cecil. Sir, kaklaruhin ko lang, sir. Okay. Sir, yung pang certification ng Malacanang as urgent, yun yung... Sir, yung certification ba ng Malacanang as urgent, yun na yung ginamit na basihan ng House para i-adapt na lang yung version ng Senate? Hindi, hindi ganon. Nakita nila na maganda yung version ng Senate kasi talaga malawak yung aming pag-aaral at pagkukonsulta na ginawa dito. Ginawa nila yung kumuha sila ng certificate of urgent kasi gahol sa oras. Mag-adjourn kami today. Naipasa nila ito on second reading kahapon o nung isang araw. So, kailangan nila ng tatlong araw bago maipasa on third reading. So, nagbigay ng sertifikasyon ang palasyo. Siguro,
ang nakiusap na rin yung ating mga security cluster, ano? NSA, yung DND, para masertipikahan, para maipasa na nga, at bago mag-adjourn, baka sakaling ngayon, magiging enrolled bill ito, mapirmahan agad ng Pangulo. Ses, okay ka na, Cecil? Sir, kaklaruhin ko lang, yung sinasabi pa ng CHR, kasi di ba... Thank you, sir. Sige, Cecil, thank you. Kasi sir, di ba magre-report pag halimbawang may inaresto? Meron bang power, may authority ba ang CHR na from time to time silipin yung terror suspect while under detention? Dun sa, during 14 days? Nasa provision yon. Kaya nga, sasabihan pa nga sila eh. The moment na may ma-aresto, sasabihan kagad ang CHR na... na oy, puntahan nyo rito kung gusto nyo kasi may inaresto kami dito sa ganitong lugar. Andoon yun, ang pero, sir, role ng human rights. Pero sir, wala daw penal provision. Parang yung pag nag-fail lang yung authorities na mag-report sa court, doon lang daw paparusahan yung authorities. Lahat ng violation may penal provision. Mali yan. Mali yung mga disinformation. Ano, siyan. Opo. Huwag natin paniwalaan lahat yung sinasabi nila kasi para lang magkaroon ng bandwagon, kinikritisize nila ng mali na yung sinasabi nila. So basta't may violation dito ang law enforcement, may karampatang parusa. Sir, ano ang end goal? Bakit tingin nyo, nagkakaroon ng massive disinformation campaign, sabi nyo nga? Unang-una, dapat nagpahayag sila ng kanilang mga saloobin noong nagpa-public hearing kami. Ang haba nun eh. Iniimbita namin sila, ayaw nila magpunta. Dapat doon, para marinig yung kanilang side, magpahayag sila, total public hearing naman yon. Dapat that early, bakit ngayong kung kailan ipapasa na ng House, saka naman sila nagkukumahog na para nagkakampanya sa publiko na nagdi-disinformation pa para pigilan. Third reading na nga sa House, matagal na namin na third reading sa Senado, magiging enrolled bill. Ano ang kanilang pakay? Ano ang kanilang motibo? Ano nakikita? Samantalang they had all the time, last year, all the way up to February, nung pinasa namin ito, para magpahayag ng kanilang saloobin o pagsalungat. At di sana kung ano yung mga kanilang input, kung ano lang kanilang mga gustong i-incorporate dito sa bill, sa Senate version, na inadapt nga ng House. Sana, pinasok nila rito, at nandiyan naman yung kanilang mga representante, si Senator Risa, ang dami niyang pinasok na amendment. Siya nga nagpasok na amendment na isama yung human rights sa namaimpormahan. At tinanggap ko yon. Very generous nga ako, very accommodating ako bilang sponsor sa pagtanggap ng kanilang mga proposed amendments. So bakit hanggang ngayon, tuligsa sila ng tuligsa, no? Eh ngayong may papasa na, samantalang no, mayroon panahon na pwede nila i-express yung kanilang position, yung kanilang opinion, dapat doon sila nagsagawa ng kanilang mga position paper. At yun naman, tinatanggap naman namin eh, hindi naman namin dinidisregard eh. Sir, may nakikita kayong motive behind this belated reaction? Yung ito, siguro medyo stretch itong aking inisip na motibo. Mayroong pending na prescription na kaso sa Manila RTC against the New People's Army. Kaya yung mga progressive, hindi ko naman sinasabing NPA sila, pero baka yun ang inaalala nila na pagka na-declare na proscribed organization ang New People's Army, eh siyempre may mga ebidensya dyan na pwede mag-link sa kanila bilang mga complicit, di ba? Yun ang palagi ko inaalala nila. Huwag sila mag-alala kasi basta't hindi sila terorista, eh dapat tahimik ang buhay nila. Pero kung nag-express lang sila ng dissent, ano, ng voice of dissent, at nagsisimpatya sila doon sa, halimbawa, sa CPP-NPA, hindi naman sila direktamente o kaya indirectly na tumutulong, nagsusupply ng armas at nakikinabang sa progressive taxation, wala sila dapat ipangamba kung ma-proscribe man yung NPA na terrorist organization. Nauna pa nga yung, ano, eh, yung United Nations, eh. Di ba nakadeklara na yung NPA na terrorist organization? Sa atin, hanggang ngayon nakapending sa korte. At siguro pagkapasa nito, dahil binigyan namin ng parang time frame na dapat sundin,
bago ma-decide kung hindi ba ipoproscribe o ipoproscribe. I think 6 months yung ibinigay dito sa judicial branch na i-decide na nila, no? Kung dapat pang ma-proscribe o hindi. So, wag na lang sanang mag-resort sa massive disinformation campaign kasi foul yun. Sir, hahabol lang si Joyce tsaka si Anna. Sir, very quickly, yung sinasabi niyo pa, di ba, immediately dapat ma-inform yung court and CHR. How quickly is quickly, sir? May oras po ba? Or pwede? Baka kasi sabihin nila, quick na for them yung a day after or 2 days after or 3 days after. Pwede. Nakalagad doon immediately. Pag immediately, pagkahuli, dapat tawagan na agad yung CHR. Tawagan agad yung WES na pinakamalapit. Hindi pwedeng ang immediately, kinabukasan pa. May masamang palak yun pagka kinabukasan pa tumawag. Kailangan pagkahuli, informahan ka agad. Si Joyce ng CNN. Hi, sir. Good afternoon po. Sir, sa anti-terror bill muna po, just to clarify, sir, kasi ang parang tanong na paulit-ulit ngayon, sino po ang magde-decide if a person is a terrorist or if a group is a terrorist group, sir? Yung batas. Batas yung magde-decide. Hindi ito discretionary sa tao na nagsasagawa ng pag-aresto. Mm-hmm. Ang sinasabi nga natin, yung panuntunan sa pagsasagawa ng citizen's arrest o yung tinatawag na warrantless arrest, hindi natin ginalaw. Kasi hindi pwede basta galawin yun. So, yun. Di ba, malinaw naman yung may personal knowledge na kukumit lamang at actually committing o kaya about to commit. Tapos naniniwala pang may probable cause. Tapos kung halimbawang yung tao takas na preso. May mga ganun. Walang ginalaw doon eh. So, ang magdidetermine doon, bandang huli korte. No? Kung ang tao, yung isang pinupuno nila, yung mahabang period of detention na walang formal charges. Okay? Ang inadapt natin, yung pinakamaigse, no? Kasi kinumpara natin yung iba't ibang bansa na pwede mag-detine ng inarestong suspected terrorist nang walang formal charges. Halimbawa, yung Indonesia, ang Indonesia mahaba, 21 days eh. Tapos pwede pa mag-extend. Yung Singapore, 720 days, pwedeng indefinite. Yung Malaysia, 59 days, pwede pa rin i-extend. Ang inadapt na lang natin, yung pinakamababa na period na yung sa Australia, saka yung sa Sri Lanka. So, tayo yung pinakamabait. Actually, kung sa period of detention, ang pag-uusapan. Ngayon, kung may inaresto ang law enforcement, halimbawa, ang safeguards na inlagay pa natin dito, unang-una, kailangan impormahan ng arresting officer ang pinakamalapit na RTC judge. Kailangan impormahan ng arresting officer yung CHR. Kailangan impormahan ng, of course, yung lawyer, ano, yung visitation. Tapos, lahat ng safeguards nilagyan na natin dito. Kasi nga, noong dinideliberate namin ito, halos lahat ng mga kasamahan ko, especially yung sa minority block namin, nag-interpellate at nag-introduce ng amendments. Kasama na rito yung mga bumoto ng no. Si Senator Risa, ang dami niyang amendments. Senator Tico, ang dami niyang amendments. Pagkatapos, bumoto ng no. Pero okay lang yon. That's part of yung democracy dito sa Senado. So, yon. Walang dapat ipangamba kasi ang aim naman talaga nitong Anti-Terrorism Act of 2020 is to secure the state and protect the people from terrorist acts. Kasi gusto ba natin na ang sinasabi, bakit yung timing? Meron pandemic. Yung terrorism, wala namang kinikilala itong timing. Wala namang kinikilala itong boundaries. Hindi ba? Dahil pwedeng ngayong araw na mismong ito, mamaya konti, merong terrorist act na activities na mangyari. Pwedeng bukas, pwedeng sa isang linggo, pwedeng sa isang buwan. So, wag nating gawing issue yung wrong timing. Kasi mga terorista, walang kinikilala ng timing. Sir, marami po kasing nagsasabi na maganda po yung intent ng law. Now, the intention is there and may safeguards. Now, the problem is, baka daw po, pag in-implement na, hindi po ma-implement ng maayos. I think this is where the mistrust in the
to the government enter, sir, baka daw po ma-misinterpret ng mga mag-i-implement. Kaya tinatanong ko rin po kanina kung sino yung mag-i-implement at mag-identify sino yung mga terorista. Tinaasan natin yung parusa doon sa mga violation. Halimbawa, yung sa wiretapping, ano? Tinaasan natin lahat yung parusa eh. Parang in-standard na namin ngayon sa 10 years ang penalty. Kapag halimbawa, wrongful yung arrest, dumampas sa 14 days yung pagka-detine o hindi sinunod yung batas, hindi ininformahan yung judge, pagkahuli, hindi ininformahan yung CHR, pagkahuli, at hindi sumunod sa batas, tinaasan namin lahat yung parusa laban sa mga law enforcement agents na magsasagawa ng arrest at pag-detine. Ano? Yung sa wiretapping, inyakyat pa natin yung antas ng korte. Yung sa existing ngayong RA 4200, Anti-Wiretapping Act, RTC judge lang, pwede na mag-issue ng judicial authorization. Ang ginawa natin dito, inelevate pa natin sa Court of Appeals. Ano? At kapag nagkaroon ng authorization na mag-wiretap, yung hindi pwedeng gamitin basta ng law enforcement, yung lahat ng proceeds, idedeposito doon sa korte. At kung walang authority yung korte, Court of Appeals, na ilabas o gamitin yung proceeds ng wiretap conversations o kung ano man, no, yung communication, hindi pwedeng ilabas. At marami, napakarami safeguards. I just wish meron tayong time na enumerate lahat. Pero nandiyan lahat. Dinagdagan pa namin ng safeguards kaysa doon sa mga existing na sa ating revised criminal code. Okay, thank you, sir. Salamat po. Sir, si Mayan ng Net25. Yeah, Mayan. Good afternoon, yeah. Sir. Good afternoon. Sir, may pangamba po si Senator Leila De Lima na gamitin lang daw pong political tool itong anti-terrorism. Sabi niya, baka daw po yung mga magsasalita against the government makasuhan ng inciting to terrorism. Yung maliwanag, Mayan, salamat. Maliwanag sa definisyon ng terrorism. In-emphasize pa namin na hindi kasali rito yung mga voices of dissent, ano? Pati yung sa strike, mga labor strike, pinwera namin dito, pati yung assembly, o maski murahin nila na murahin ang presidente, hindi masasaklaw nito. Kasi ibang kaso haharapin nila doon, pwedeng libel o slander, pero hindi masasaklaw yung legitimate exercise ng dissent at saka pagprotesta laban sa ating constituted authorities. So, mali sir, yung isa pa po kasi marami nagpapakalat ng disinformation na dapat maging maingat ang publiko kasi ito naman, kaya naman ipinasa ito para sa kanila, para sa atin lahat. Gusto ba natin na yung mga miyembro ng pamilya natin, mga mahal natin sa buhay, isang araw namamasyal lamang sa luneta o namamasyal sa labas ng bahay, bigla masasabugan ng bomba? Ayaw natin mangyari yon. So, talagang nararapat lang na ating amyandahan o i-repeal. Kasi alam niyo yung Human Security Act ng 2007, dead letter law, ilang taon na nakakaraan, di ba? 2007 yon. Isa pa lamang ang nakukonvict, si Noor Sufyan, ano? Ito'y nakonvict noong 2018. Imagine, 11 years after, isa pa lamang conviction. Tapos ang proscribe pa lamang na organization, terrorist organization, isa pa lamang yung Abu Sayyaf. Eh ito, masasaklaw nito pati yung ISIS. No? Basta mga terrorist acts o yung mga terorista, yun ang pwede saklawin dito. At malinaw naman nakasaad dito sa panukalang batas na ito, malinaw yung mga parameters. Hindi pwede basta magturo tayo na ikaw terorista, huli ka. Hindi po pwede yun. Ang mabilis approval, ang dapat tanongin doon yung House of Representatives. Kasi kami, sinimulan ko yung public hearings dito hanggang sa ma-approve on third and final reading. Noong isang taon pa, mahaba yung debate namin dito, mahaba rin yung mga public hearings. Inibitahan namin dapat lahat yung imbitahan, pati yung Commission on Human Rights, inibitahan namin, yung mga akadem, yung Philippine Judges Association, yung DOJ, inibita namin ilang beses yung mga progressive bloc, hindi naman sila nagpunta. Hindi naman kami pwede maghintay sa kanila forever. So,
Naggawa kami ng committee report at mahaba debate ito sa plenary. Halos lahat ng mga kasamahan ko, including yung lahat ng miyembro ng minority bloc, nag-interpellate dito kaya medyo natagalan ang debate dito sa Senado. Mm-hmm. So, pero hindi ito yung parang minadali at hindi naman lang pinag-aralan mabuti. Sir, yung concerns ng mga critics, especially ng CHRU na bakit daw masyadong mahaba yung 14 days na ang dating mas magiging prone siya into torture sa terror suspects. Tapos second, hindi masyadong nabigyan ng role yung CHR sa pag-check dun sa mga i-detain na terror suspects. Eh, mali yun. Ang ganito, no? Kung halimbawa nagkaroon ng warrantless arrest, yun ang mga elements do sa pagsagawa ng warrantless arrest, hindi namin binago. Wala kami dinagdag kung ano yung existing ngayon na a crime has just been committed, about to be committed, actually being committed, tapos yung arresting officer, meron siyang probable cause na naniniwala siyang may personal knowledge siya na yung talagang taong arrestuhin, eh yun ang liable do sa crimen. Ganon, wala kami binago doon. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ng mga nagki-criticize na ito ay kakaiba kesa doon sa nakapaloob na doon sa ating Bill of Rights. So, foremost in my mind, noong nagde-debate kami rito, laging ang reference namin yung Bill of Rights na naka-enshrine sa ating Constitution. So, maraming disinformation and I just hope na hindi darating yung araw na yung mismong sila o pamilya nila o mga mahal nila sa buhay eh magiging biktima o nasa receiving end ng terrorist attack. Ano? Kasi pag nangyari yon, medyo late na sila na i-regret itong ginagawa nila, sinukonvince yung mga tao to junk yung anti-terror bill. Sir, last na lang from my end. This early, may mga groups na nagsasabi na oras na maging batas to, kikwestiyonin nila sa Korte Suprema yung legality. Karapatan nila yon, maski sinong pwede namang mag-question basta't may basihan sila, eh itulog nila sa Korte Suprema. Kasi kami mismo, mga senador, kapag merong kaming inaakalang merong abuse of authority, grave abuse of discretion or authority, kami mismo nagpupunta rin sa Supreme Court. Remember, nagpunta kami ni na Senate President Soto, Senator Drilon, Senator Gordon. Ang dinulog namin sa Korte Suprema, yung role ng Senado pagka i-abrogate na isang tratado. So lahat naman pwede talagang pumunta sa Korte Suprema. After all, yung Supreme Court ang final arbiter, siya nag-i-interpret kung meron bang hindi naayon sa saligang batas.